Magandang gabi po sa inyong lahat. It's Saturday night here in England. Kauwi ko lang sa galing trabaho at hapunan. Laki may pansit canton at kanin na may adobong manok. Wala rito si Anna na malingki at Sophia na sa toilet. So Sophia, pagpumanin niyo po, it's been like 5 days or 1 week na hindi kami nakapag-upload ng bagong video kasi nga bumalik yung sakit ni Sophia. So mayroon siyang lagnat, inuubo siya. So Thursday night, we were in panic because her temperature went up to 39.6. So Hannah and I were like panicking. And as a matter of fact, Hannah did not go to work Friday. Kasi pumunta kami ng hospital at pina-check up namin si Sophia. So, yun. Pinigyan si Sophia ng yung antibiotic na gamot, penicillin, something like that. And she's taking it 4 times a day. So ngayon, ito yung kakainin ko. At habang kumakain, magkukwento ako sa inyo dahil may nagtanong sa akin about sa status namin dito sa England at sa citizenship ni Sophia. Kain po tayo. Sarap ng adobo. Sauce pa lang. Ulam na. Oh. Niluto ko ito kapon eh. Tanghalian. Yun. Yan, tanong para sa akin kung ano yung citizenship ni Sophia. Dahil nga, simply si Hannah, Czech Republic, ako, Filipino, tapos dito pinanganak sa Sophia sa England. So may nagtanong kung ano daw ang citizenship ni Sophia. So, to make it short, ang citizenship ni Sophia ay Czech. Yeah. Si Sophia ay Czech, isang Czech. Bakit? Kasi kahit na dito siya pinanganak sa England, hindi siya naging automatic British citizen kasi nung pinanganak siya, hindi pa kami permanent resident sa bansang ito. So ang status ni Sophia ay Czech. So Czech passport holder si Sophia. Dahil nung ipinanganak na siya dito sa England, hindi pa kami permanent resident nor British citizen. So ang batas ng England pagdating sa citizenship, pag ang isang European na citizen, like Czech Republican, Czech citizen, pag dito pinanganak yung anak nila sa England pero hindi sila British citizen or permanent resident, makukuha ng bata yung citizenship ng nanay. So ano yung status ni Hani Sophia? Is she like qualified to get the British citizenship? Of course, yes. So dahil nga permanent resident na kami rito, so automatic si Sophia ay pwede na siyang mag-register as British citizen. Pero may bayad na yon, hindi na libre. Unlike kung automatic British citizen, walang libre. Pero libre na. So dahil hindi siya automatic British citizen, so she is qualified to register as British now. So magbabayad kami ng £1,012, something like that. Yeah. So how about, kailan niya makuha ang passport niya? So si Sophia, when she reaches 18 years old, so she can apply for herself British citizen.
para manumpa siya ng pagiging British citizen niya. So how about Filipino citizenship? Yeah, I've been to Philippine Embassy at na-register ko na siya as a Filipino citizen. So registered pa rin si Sophia, pero Sophia is dahil sa batas nating mga Pilipino. Sophia, she is a natural born citizen. So Filipino siya, kaya lang hindi ko pa siya nakuhanan ng passport, pero na-registered ko na siya sa Philippine Embassy. So, sana nasagot ko yun na si Sophia at the moment, she is a Czech citizen, passport Czech citizen holder. Hindi pa siya British passport holder. Pero qualified na si Sophia dahil nga permanent resident kami. Qualified na si Sophia na maging British and qualified na siya to register as British citizen. Pero babalik nga pala ako dun sa London para kunin ko yung birth certificate ni Sophia. Yung Philippine birth certificate niya. Kasi na-register ko na siya sa Philippine Embassy. So, nakahanda na yung birth certificate niya. Pero meron din si Sophia British birth certificate at napagawan din siya namin ng Czech birth certificate. So, sana nasagot ko yung nagtanong sa akin kung ano yung citizenship ni Sophia. So again, Sophia at the moment isa siyang Czech passport holder at qualify siya na to register as British citizen, pero magbabayad lang kami ng £1,000 £1,012 I mean, and then yan, at saka Filipino citizen, qualified din siya as a natural born citizen. Kami, yes, we are permanent resident. Pero ang tawag dito ngayon is settled status in UK. Kung itatanong nyo bakit hindi kami British citizen, kasi po sobrang mahal maging British citizen dito. You have to pay 1,300 £1,300. Mag-exam ka, kung makapasa ka, mag-apply ka, mag-buy ka ng £1,300. Anong kaibahan nun nung settled status at saka British citizen sa mga rights? Sa totoo lang po, lahat ng rights ng British citizen at saka settled status, pareha lang. The only difference is settled status, pwede ko siyang maiwala. The only reason na pwede ko siyang maiwala ay may mga rason pala. Reasons na pwede ko siyang maiwala ay makagawa ko ng crime, baby crime dito, at lumabas ako ng bansa na more than 24 months, that's 2 years. So halimbawa, kung uwi ako ng Pilipinas at I fail to come back here in England within 24 months, automatic yon yung settled status ko, mawawala yon. Dapat bago mag-expire 24 months, makakabalik ako sa England. Well. Sarap na adobo. Adobong pakpak na manok. Siya nga pala yung ang rights ko dito sa England, a European spouse. So kung ano yung rights ng mga European dito sa England, ganun din yung rights ko. So, dahil nga sa European Union. Dahil sa European Union, lahat ng country ng bansa na si Hannah
ay libre na pumunta na walang visa, pinapakita ko lang sa kanila yung spouse visa ko. So makapunta din ako ng Italy na walang visa-visa. Punta ko ng Poland, Czechoslovakia, at Czechoslovakia, Hungary, Spain. No need visa pa sa akin. Kasi ang status ko is European spouse. Yan. Nabuso na yung lobo. Laman. Ang aming prinsesa masakit. Ang sabing lobo. Ang laki may pansip kanton. Walang pasansarap. Oh. She's really suffering from cough. Tapos na ako mag-aponan.